Si Jesus na napakasakit, si Jesus na napakahirap, si Jesus sa krus ay pinako upang ang tao sa sala'y mahango. Namatay ngunit muling nabuhay, sa kamatayan nagtagumpay. At ang tagumpay na ito ang siyang nagbigay ng pag-asa sa tao. Alleluia, alleluia, alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala na ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawain Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, idulot mong ikaw ay makapiling ng iyong angkan at loobin mong sa pananampalatayang iyong bigay, kami makasalo sa muling pagkabuhay ng iyong anak na pinakamamahal sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagsimula ng araw na iyon na ang isang mahigpit na pag-uusig laban sa simbahan sa Jerusalem at liban sa mga apostol, lahat ng sumasampalataya ay nangalat sa lupain ng Judea at Samaria. Si Esteban na may inilibing ng mga taong may takot sa Diyos at gayon na lamang ang kanilang panangis. Samantala, sinikap ni Saulo na wasakit ang simbahan. Pinapasok niya ang bahay-bahay at kinakaladkad ang mga sumasampalataya at ibinibilanggo, maging lalaki at mga babae. Nangalat ang mga mananampalataya at saan man sila makarating ay ipinangaral nila ang salita. Nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ang Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao at makita ang mga kababalaghang ginagawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya, sapagkat ang masasamang espiritu ay umalis sa mga taong inaalihan nito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang napagaling, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw, tayo pong lahat. Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila, ang mga gawa mo ay kahanga-hanga, tugon. Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Ang lahat sa lupa ika'y sinasamba, awit ng papuri yaong kinakanta. Ang iyong ngalay pinupuri nila,
ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan, ang kahangahangang ginawa sa tanan, tugon. Sang kalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Naging tuyong lupa kahit yaong tubig, at ang nuno natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo'y nagalak ng labis, siya'y nagahaling may lakas ang bisig, tugon. Sang kalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Tumayo ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, unin ang Diyos. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako, gayunmay hindi kayo nananalig sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama at hindi ko itataboy ang sino mang lumalapit sa akin. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban. Huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Ang lahat na makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Sa inyong lahat. Ngayon po, sa ikatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay para sa buwan ng Abril. Napakabilis lumipas ang mga araw. Pero ang mensahe ng Diyos ay parati pa ring tumutugma sa atin pong pang-araw-araw na buhay. Medyo kailangan lang talaga natin na paalalahanan ang bawat isa habang ang mundo ay nagbabago at nag-iiba ang mga pananaw, pero ang salita ni Kristo kahit kailan ay hindi nagbabago, bagamat tumutugma sa kasalukuyan nating mga nararanasan. Kahit na marami na po, no, na mga, na, kumbaga, kumpara noon, no, wala namang cellphone, ang telepono, pang mayaman lang, ang TV, pag mayaman lang, pag alam mo na ang isang bahay kapag may nag-a-abroad, no, dahil sa kanilang mga laruan. Pero ngayon, wala na. Very common na. Kahit nga mahihirap na tinatawag, kasabay na ng kung ano ang mayroon ng mayayaman. Kasi yun ang laging sinasabi. No? Para maging masaya ang isang tao, dapat meron kang ganito, meron kang ganon. Kung noon, ang pinoproblema lang natin, pambili ng bigas. Pero ngayon, di bali nang walang bigas, basta mayroong data. Basta mayroong cellphone.
Eh, ito naman, pag lumakad ka sa paligid natin, ganun na, no? Hindi mo na nga masabi kung mahirap ba talaga ang isang tao? Mahirap ba talaga sila? Kasi mayroon sila ng mga bagay na pangmayaman. Hindi naman sinasabing wala silang karapatan, no? Kundi baka lang pare-pareho na tayong naliligaw o naililigaw ng mga makamundong mga bagay nang itinuturo sa atin lagi, dapat mayroon kang ganito, dapat nakakasabay ka. Kaya nga kahit ang pamilya, di ba no? Kahit ang pamilya, di bali ng watak-watak, basta mayroon kayo ng lahat ng bagay. Di bali ng magkahiwalay ang mga magulang, basta nakakapag-provide. At nawawala lagi sa picture yung salita ng Diyos. Pero hindi naman sabi ko ano, hindi titigil si Jesus sa pagpapaalala sa atin kung ano talaga ang importante sa tao. Sabi niya dito sa ating ebanghelyo, ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin, hindi na magugutom. Hindi na rin mauuhaw kahit kailan. Yung lumalapit sa kanya, no? Yung kumakain ng pagkaing ibinibigay niya. Eh, ang pagkain, hindi lang basta yung salita. Kasi yung salita na nagkatawang tao, nagkalaman, ito yung pagkain na sinasabing magbibigay ng contentment sa atin. Hindi ba? Para bang okay na ako yung masasabi mong okay na ako, busog na ako. Tanungin niyo yung katabi ninyo, busog ka na ba? O hanggang ngayon, gutom pa rin. Yung bang hindi tayo nakukontento sa kung anong meron, kasi hindi talaga yun ang magsasatisfy ng ating pagkagutom, yung inahanap nating kaligayahan, wala talaga dyan. Andi dito na madalas tinatanggihan ng mga tao. Tinatanggihan natin. Ano ba naman yan? Eh, wala naman yan. Eh, kaya, hanap tayo ng hanap sa kung saan-saan. Pasok tayo ng pasok sa kung ano-ano mga relasyon sa pag-aakala natin ito ang magbibigay ng satisfaction sa atin. Pero sa atin po na medyo mga matatanda na, tumatanda na tayo, mahirap kung hanggang ngayon hindi mo pa namumulat ang mata mo sa kung ano talaga ang importante sa buhay ng tao. Kung hanggang ngayon akala mo pa rin pera pa rin ang magpapasaya sa iyo, eh, tingnan natin. Ngayon, parang hindi ko alam kung na-alerto na naman ba tayo dahil kailangan na naman natin mag-face mask. Hindi mo na naman kilala yung katabi mo. Diba? Hanggat hindi natin tinatanggap si Kristo, hindi tayo magkakaroon ng kakontentuhan sa buhay natin. Yung bang pag nakuha mo na ngayon, yung akala mong kailangan mo, pero kukuha ka pa. Aasamin mo pa yung ibang bagay kasi hindi talaga doon. Pero ito yung iniaalok sa atin ni Jesus. Iniaalok. Pero sana, makita nga natin, ganito kahalaga yan sa buhay natin. Ganito kahalaga. Nang pagdalo sa misa, napaka-importante sa iyo. Kaya pag nandito dito sa misa, no? Hindi ko alam kung ilan na nakakarinig nito, no? Yung mga nasa online, pag nasa misa, kumain ka. Huwag ka na mag-inerte.
Huwag ka nang maghanap ng iba. Kumain ka. Pag yung may sinasabi na hindi ka tatanggap ng komunyon kasi makasalanan ka, parang naiisip ko, no? Eh di ba masigit nga kailangan kumain ng isang taong makasalanan para lumakas siya na hindi na siya magkasala ulit? Eh alam naman ng Diyos na makasalanan tayo. Eh bakit tayo nandito? Bakit tayo inimbitahan dito? Kasi alam niya, tayo higit kanino man, kailangan natin ng pampalakas para mabuhat natin yung mabigat na yun. Di ba? Kailangan nating kumain. Kailangan yung kumain. Ito ang panlaban natin. Ay kung hindi ka kakain, kung literal na hindi kakain, eh tatamaan ka ng COVID, hindi bagsak ka. Hindi ka man madedo, pero bagsak ka. At nakita natin 'yan, no? Kung sakaling babalik na naman tayo sa cycle, mag-alert level 1, 2, 3, 4, balik na naman tayo diyan, maririnig niyo na naman ang mga banana queue, EQ. Nakita na natin yan. Kahit anong yaman mo, walang magagawa para i-extend ang buhay mo. Alam mo na dapat ngayon yan. Ha? Kung lahat ng ospital, kahit anong yaman mo, wala nang doktor. Kaya kailangan kumain ka para handa ka. Handa tayo. Pero sadyang sana no, hilingin natin sa Diyos yung grasya no, na makita talaga natin, mamulat talaga ang ating mga mata sa kahalagahan ng tinapay na ibinibigay ni Jesus sa atin. Tinapay nito walang iba kundi ang kanyang sarili. Amen. Taglay ang pagtitiwala sa pagiging bukas loob ng Diyos, Ama na naghandog sa atin ng Kanyang Anak sa Eukaristiya bilang pagkain para sa ating kaluluwa. Ilapit natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan naway magpatotoo kay Jesus na siyang tinapay ng buhay sa mundong nagugutom sa kahulugan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway aktibong makisangkot sa paghahanap ng mga katugunan sa mga pangangailangan at kapakanan ng ating mahihirap na kapatid, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nag-aakalang hindi nila kailangan ng Diyos sa kanilang buhay, naway maakit na tumanggap ng Eukaristiya, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway maranasan ang mapagmahal na presensya ni Kristo sa kanilang pagtanggap ng Eukaristiya, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaong tumanggap ng tinapay ng buhay, naway magkamit ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang tubig ng buhay, paglalakbay, patuloy.
patungo sa bagong buhay. O Jesucristo, aming gabay, basbasan mo ang aming alay. Bukal ng liwanag, nagbibigay ilaw sa mga bulag. Kami lumalapit sa iyong batis upang makakita. Tubig ng buhay, paglalakbay, patungo sa bagong buhay. O Jesucristo, aming gabay, basbasan mo ang aming alay. Basbasan mo ang aming alay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ang Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinako, buhay lagi bilang handog. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunhi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala. Amen, amen. Sa tagubilin ng managkagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Amanamin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Kung hayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Ina ng langit, magsaya, alleluya. Anak mong dinala sa tuwa, alleluya. Ay napuhay na maguli, alleluya. Ipanalangin mo kami sama, alleluya. Reyna ng langit, magsaya, alleluya. Anak mong dinala sa tuwa, alleluya. Ay napuhay na maguli, alleluya. Ipanalangin mo kami sama, alleluya.